Ginanap ang art workshop sa Old Train Station, Barangay Santo Niño sa San Fernando, Pampanga. Ito ay isang araw na puno ng iba't ibang klase ng sining tulad ng colored pencil, watercolor, acrylic, ballpoint pen, caricature at basic photography. Karamihan sa mga lumahok sa workshop ay mga kabataan na may talento din sa pagguhit. Mas lalo itong tinangkilik ng mga lumahok dahil ito ay libre. Halos mahigit 80 na mga artist ang dumalo at natuto sa iba't ibang larangan ng sining. Ayon kay Harvey San Miguel, ang head organizer ng nasabing workshop, noong buwan pa ng Pebrero nila ito ginagawa bilang pagdiriwang ng Arts Month at ipinagpatuloy na nila ang pagbabahagi ng iba't ibang klase ng sining sa kabataan buwan-buwan. Tapos kaya inorganize ko itong ganitong event para magkakasama yung mga artist sa mga iba-ibang lugar din sa Pampanga. Balak kong libutin yung Pampanga at art exhibit na. Ayon kay San Miguel, magpapatuloy silang mag-oorganisa ng mga ganitong aktibidad at lilibutin nila ang Pampanga upang maghatid ng kamulatan sa ibang mga young artists. Nag-ibita din ang Guhit Pinas ng ibang mga artist na siyang nagbahagi ng kanilang mga natutunan at nagbigay din sila ng kanilang demo upang magbigay inspirasyon sa iba. Isa na dito si Chan Lizare, isang caricature artist. Membro siya ng Guhit Pinas Pampanga at kasalukuyan ding nagbabahagi ng kanyang sining sa iba't ibang lugar. Bali yung caricature kasi, bali yung isisimplify mo yung ano niya, yung face nung ito-drawing mo, and then usually talaga kilala yung caricature sa yung malalaki yung ulo, cartoonized na katawan. Like yung mga nakikita natin sa mga editorial cartoons o kung papanline spoof yung mga as cartoons yung mga political, mga politiko, mga tao. And then i-emphasize mo dun kunwari yung head niya or yung forehead malaki, yun yung pinaka distinct na ano ng mukha nila, yun yung pinaka iaano natin, i-exaggerate natin, depende sa caricature. And then nakita ko yung style ng caricature na medyo mas simplified siya, mas hindi na siya kailangan na yung sobrang kamukha, pero kukunin mo lang yung features ng tao hanggang sa makamukha niya, and then cute siya, marami natutuwa kasi malaki ulo, maliit. Aasahan na magpapatuloy ang ganitong aktibidad hindi lang upang maging inspirasyon sa iba kundi upang magamit ng kabataan ang kanilang talento sa mabuting paraan. Ang bali kasi na-express nila yung sarili nila sa craft nila, kung ano yung usually yung mga kabataan, kung ano yung mga saloobin nila, kung masaya sila, or kung ano yung kung anong klase yung pagkatao nila, kung sila ba ay light lang, light-hearted, or mga hardcore, mga ganun. Kaya yung mga bata ngayon ganyan kasi mga iniisip nila. Or more on cartoons na. Mula San Fernando, Pampanga, ito po si Zali Salak kasama si Kiara Cunanan, nag-uulat para sa News 3.